Hello, what's up, this is Kautman, back again for another video. So, pag-uusapan naman natin ngayon is the Maono G1 Neo. Yes. Kung napanood nyo yung naunang version ng, what you call this, yung Maono Caster, this one. This bad boy na to, solid ito. This is one of the best na nagamit ko, natuwa ako dito sa pag-experiment dito. But, sa mga ayaw ng ganito kakomplikado, ganito karaming pindutan, meron po tayong mas simplified version lang. This one. The Maono G1. Yan lang po ang itsura niya. Yan lang oh. Yan, pakita ko sa inyo sa screen yung B-roll. Yan lang po ang itsura niya. Basic lang, ang konti lang ng pindutan, ang konti lang ng kailangan nyong tandaan ng mga, like, kung ayaw nyo na maraming instructions, basta marami pang pindutan, ito na yun, the best. So, tuturuan ko kayo kung paano ito gamitin. Kasi lately, mas trip ko siyang gamitin kasi nga mas basic siya, mas simple, at hindi nakakalito. Tsaka, mas, dahil nga mas maliit, pansin nyo dyan sa screen, tipid din siya sa space. Yan, o, tingnan nyo yung comparison ng size nila, di ba? So, yan. Anyway, tutor ko lang kayo saglit sa mga buttons niya para ma-idea kayo. So, konting tour lang tayo dito sa likod niya na mga ports. And this, of course, the button. Ito yung power button, obviously. This is, wala po itong built-in na battery. Gagana po ito using USB Type-C. Tapos, isasaksak nyo siya sa smartphone charger nyo. Any smartphone charger, okay lang po. Okay lang po kahit anong smartphone charger nyo. Or direct mismo sa PC, sa laptop, pwede. Kasi nga, 5 watts lang po ang requirement nito. 5 watts lang na power. And then, ito po ang ikukunik nyo sa smartphone or sa PC or sa laptop nyo or sa tablet. Dito direct. So, power and then data. Okay? And then, we have the speaker out. Monitor. Okay, kung gumagamit kayo ng IEM, ito po yun. And then speaker out dito and auxiliary in. Kung ikakabit po kayo ng mga tablet na extrang like source of music, source of other audios, dito yon. And then we also have another na IEM for the microphone naman po. And then we have the XLR microphone port. Yan, yan po ang nandito sa likod. So, ang konti lang nito compared dun sa isa, mas madaling tandaan siya. So, basic na basic lang po. Now, continue na tayo sa demo. Now na alam nyo na mga buttons, turuan ko naman kayo kung paano siya gamitin para pagka nabili nyo to or interesado kayo, bumili kayo nito, dumating sa bahay nyo, para alam nyo kung para saan yung mga buttons na yan at saka mga knobs na yan, yung mga dials niya. Ito mga knobs na to, yes, matuturo ko sa inyo, okay? Una, umpisa na natin agad sa basic. Kung mapapansin nyo, ito pong 48 volts ay para po sa mga microphone na kailangan ng phantom power. So, mga condenser po yon. Luckily, itong gamit natin is dynamic microphone. This is the Maono PD200X. Okay? So, pansin nyo, ito lately ang ginagamit ko sa mga podcast ko and vlogging kasi maganda po talaga itong microphone na to. Tested and highly recommended. Pansin nyo, you can watch my recent videos. Ito po ang mic na gamit ko. This mic has been my go-to for the past 2 weeks or so. Yes. Kasi maganda po yung kanya audio. And of course, compatible siya sa dito sa mga Maono caster na available na from Maono. Again, pinadala lang po ito ni Maono. So, sabi niya, gamitin ko, test ko, share my thoughts. Pero wala pa kaming kontrata na magsinungaling ako or something. So, ginagamit ko siya as is as sa pagkakaunawa ko at kung paano ko siya na-enjoy din naman. So, yun. So, basically, para more on demo itong video na ito. So, yun. Again, itong 48 volts para po ito sa phantom power na requirement ng mga condenser mic. This one is a dynamic mic, so hindi ko na siya in-on. Pero pagka condenser mic ang gamit po ninyo, i-need nyo po itong i-on. And this one is for Bluetooth. Pwede nyo po i-connect ito once na pindutin siya. Yan, pairing. And then, pwede nyo po siyang i-connect sa inyong smartphone. Pakita ko lang din sa inyo. There, yan. Maono Caster G1 Neo. So, ganun lang po. Then, kung ano man yung tutugtog dito or audio na lalabas dito, supposedly, lalabas na rin sa speaker na i-coconnect natin. So, testing lang para may idea lang kayo. Patugtog tayo ko na rin ito. And volume. Maka siya. Which is nakakonnect dun sa speaker na kinunnect natin. Ito, sa speaker na ito. Ito. This one. This is for the speaker. Okay? The microphone. The accompaniment device, the speaker, yung mismong output kung saan siya i-coconnect na kung smartphone, PC or tablet or laptop, dito po yon. And this one is for power cable, okay? Pwede nyo pong i-direct ito sa inyong mga smartphone charger. Yes, kasi gumagana naman po ito sa 5 watts lang. So, slow charger po, don't worry, hindi po niya kailangan na fast charger ito. This one. Okay? Solid, di ba? So again, that's for the Bluetooth. And then this one is for the main microphone. Itong nakikita nyo, ito po ang volume yan. So kapag hininaan ko ito, supposedly, na magkukontinue ako magsalita rito yan. Kita nyo sa screen, sasalita ako. And as you can see, nawawala na yun. Volume for the microphone. As you can see, pag dinataas ko, and mabalik na uli yung audio.
While the other one, this one is for the background music ko. So kung ano yung papatugtog ko, kunwari, magpapatugtog tayo dito sa screen. And pag hinilaan ko to, yan, wala na dapat kayo maririnig. And then so on, yan. Yan po ang purpose niyan. So pause na natin to. And then this one, siyempre mute. Kung ayaw yung unti-unti na ito, pwede naman direct na dito na diretso. Yan, supposedly hindi. And the same goes here. Mute din po ito ng background music din. Dito sa taas naman is gain. Okay, gain is connected po siya actually dito sa volume adjustment. Ito. Itong volume adjustment na to is halos connected po sila. Itong gain na to, ang pinakasakop po niya or ang pinaka-purpose niya is para mas maging sensitive yung pickup ng mic. So, if I push this, medyo magkakaroon nga lang yata ng feedback. Yan. So, as you can see, masyadong lumakas yata yung microphone. You know. So, ang pinaka-safe actually before dumating doon kasi masyado tayo malapit sa speaker. So, yan na yon. So, the more na tinalakasan siya, you know, nagkakaroon po ng feedback. So, iwasan natin feedback. So, bago dumating ng pinakataas, pinakagitna, supposedly dapat yan lang para iwas yung feedback na masakit sa tenga. Yan po yung gain, okay? Ito again is for volume. Ito naman yung sensitivity ng pickup ng mic. Okay? The gain. And then the reverb, of course, ito yung effect na parang may slight echoey type. Yan. As you can see, magsasalita ako. Naririnig nyo ba ang kanyang echo? So para ako nasa nagko-concert ako or para ako nasa simbahan nagsasalita. So pag nakasaga dyan. So pwede nating bawasan natin yan. And of course, ang pinaka-safe is yung dito lang banda. Just lower lang dun sa pinaka-mid. Yan. Yan. Para mas buo siya. Pero kung magpa-podcast kayo, I suggest siguro dito sa pinaka-baba. Yan. Pero kayo na po mag-adjust. Kanya-kanya naman tayong taste ng volume dyan. Of course. And then sa headphones naman, this one is siyempre ito po yung sa monitor. Like, hiwalay po yan actually na speaker. Yan ay pang monitor nyo lang talaga sa inyong mga sound na nire-record and the music. This one. So you can adjust and so on and so forth. Yun. So usually nilalagay ko lang siya sa dito lang para safe around lagpas ng konti sa taas. Yan. Around 45 degrees to the right. Yan. Yan po ang pinakagamit ng headphones na yan. So, just so you know. And then, the noise reducer. So, I'm not sure kung naririnig nyo currently yung aircon, pero taasan natin yung ano ng aircon para mas rinig nyo yung background na fan. Lagay natin sa high. I wonder kung naririnig nyo. Naririnig nyo kaya? Yan. So, noise reducer is siyempre tagatanggal siya ng noise. Hopefully, narinig nyo na para mas makita yung difference. Kung naka-headset kayo, headphone, narinig nyo yan sigurado. Pero kung naka-normal speaker kayo, baka hindi nyo rinig itong gagawin kong effect to. But, here goes. I'll show you. Ngayon, noise reducer low. Noise cancellation low daw. I'm not sure kung narinig nyo. Palakpak tayo sa malayo. And then, lagyan natin ng noise cancellation. Noise cancellation high naman kapag medyo parang yellow-green na siya. I'm not sure kung narinig niyo yung noise na gagawin ko sa background. Yan. And then, pagka namatay siya, is off. Yan, I'm sure narinig niyo na lahat sigurado sa noise cancellation off. Hindi ba? Yan. So hopefully, narinig niyo na maayos lahat. Again, mas ma-appreciate niyo to kapag ka naka earphone. Yeah. Mas rinig nyo din sigurado din yung pinaka-audio. And then, the direct monitor. What does a direct monitor does? Direct monitor is para lang din tong sa mute eh. So, hindi mo siya maririnig ang voices ko kapag ka naka-off ito. Para marinig ko siya sa recording, kailangan naka-on ito. Ibig sabihin, naka-ilaw siya ng ganyan. And then, for the loopback, is para to sa mga naka-connect sa kanya na USB Type-C. Okay? So, like kunwari, this one, nakakonnect ngayon ang computer ko sa kanyang Type-C. So, supposedly, malakas yung tunog niya ngayong i-on ko siya. Para ma-i-on siya, dito pa rin po kayo pipindot sa direct monitor, but 2 to 3 seconds naman ang pindot. Loop back on, yan. Supposedly, rinig nyo tong na malakas itong nasa background, itong background music ko na nasa screen, itong NCS-13. So, let's try this. Narinig niyan, di ba? Narinig niyan, di ba? Now,
i-look back off natin. Long press ng 3 seconds. Supposedly, hihina po yung tunog nitong NCS audio na ito. Hihina. You know? Pag ibinalik natin, loop back on, long press ng 3 seconds. Supposedly, lalakas po itong music ulit ng computer. Okay? Understood? Now, itong sidechain naman, yes. Kapag may kinunik po kayong accompaniment na like this one, kinunik ko yung background music ko sa tablet, pwede rin sa phone or pwede rin sa laptop. But this one sa tablet ko kinunik. Yan, using the 3.5mm jack. So dito ko po siya sinaksak actually. Kung makikita nyo dyan sa video, dito, this one. Yan, dito po, sa tabi ng, halos tabi ng microphone. Yan po ang para sa sidechain. Ngayon, ang mangyayari po niyan is supposedly, kung maalala niyo yung mga ginagawa ng mga sa radyo, kapag nagsasalita sila habang may background music, humihina yung background music automatically. So kung gusto niyo na automatic na humihina yung, parang sa radyo nga, automatic na humihina yung background music habang nagsasalita kayo, then lalakas na lang kapag tumigil kayo magsalita, sidechain po ang purpose nun. Okay? So papakita ko sa inyo kung paano, papatugtog tayo rito. Okay? Hindi po natin nahawakan ng volume, papatugtog lang tayo. Yan. So sa pagsasalita ako, hindi nahihina yung music, continuous pa rin yung music. So tip on natin yun ang sidechain. Magsasalita ako, dapat ihina yung background music. As you can see, humina po talaga siya yung background music. Hindi po natin ginagalaw ang volume, wala tayong ginagalaw, kusa lang siyang humihina. And then kapag tumigil ako sa pagsasalita, supposedly dapat babalik yung music, yung background music ng malakas. So yun po ang pinaka-purpose ng sidechain. Okay? Yun, okay? Now, lipatay na natin to. Hindi natin kailangan yan. And then, i-post na natin tong music. So yun. And then, yung kasunod is yung RGB, of course. Obviously, RGB is for the pailaw. So, click lang natin to. Magbabago yung kanyang pattern sa pailaw. And then, another one, isang kulay lang, violet lang lahat. The other one, blue, red, yan, depende sa trip nyo lang naman. And then, meron tayong lavender, green, and balik ulit sa violet. And then, long press, ma-off po yung mga RGB unless i-on mo yung mga buttons na yun, like this one. Yun. As you can see, sidechain. Kung ano yung pipindutin mo, doon na lang siya mag-on, mag-ilaw-ilaw. Yan. Pero kung gusto mo na laging nailaw lahat, like this one, you can do that, okay? Or you can choose whichever color na gusto mo. Red, violet, etc., etc., green, gano'n. Para sa akin, syempre, mas trip ko yung may pailaw. Yan. So, yan. Pili tayo ng mas basic na kulay lang. Parang mas trip ko yung red. Yan. Now, napapansin nyo itong apat na blanco na to. Ito po naman yung mga pa-effect. Like yung mga clap. I-record nyo nga lang po. Mga claps, or yung mga reaction voices, voice reactions, mga ganun, wow, mga ganun, wali, ganun. Papakita ko sa inyo. So, by default, kailangan i-delete nyo muna yung laman. So, paano mag-delete? Long press po, 2 to 3 seconds na press para ma-delete ko ano yung current na laman nun. Okay? Like, kunwari, etong this one. Pipindutin natin, long press 2 to 3 seconds para mag-delete. Para malaman mo nag-delete siya, dapat mabilis yung blink. Right now, okay? Yan. So, nag-delete na po siya kung ano yung laman yan na audio. Okay? Now, lalagyan natin siya ng audio. Short press lang. Again, pag magre-record kayo ng audio na rito, maglalagay kayo ng effects, sound effects, clap, kahit anong voice effects, mabilis lang na pindot. So, like this one. Wow! And then, pindutin mo agad. Wait, na-record ko yata yung sarili kong boss to, na pindutin mo agad. Pero, you get the point. Testing natin. Wow! And then, pinutin mo agad. Yan ang isama dyan. I-record lang natin yung wow na part. Okay. Di-delete muna natin yung kasi mali palpak. So, long press ulit para ma-delete. Mabilis yung blinking. Okay. Pwede na mag-record. Tapos na yung blinking. And then, now. Wow! Yan. Isang mabilis na pindot lang ang record on and record off. Okay? Now, try natin kasi nag-record na tayo na maayos. Wow! See? Ganun lang po siya ka. Dali. Another one. Wow! So, pwede po kayo mag-record hanggang apat na voices or effects. Mas maganda yung clap. Siguro mahanap kayo ng clap sa YouTube. Like, try natin kunwari. Yeah. I-record natin yan. So, delete muna natin siguro nakalagay dito. Delete.
long press, blinking, and then record natin. So yun, na-record natin now. Tatry natin kung nag-work, kung na-record niya rin. Kadali. So, yun. I-record na. So, hindi nga lang malinis yung pagkaka-record ko, pero you get the point. Pwede nyo gawin to. Okay? So, yun lang po yung mga purpose ng pindutan. Yes. Mas konti, di ba? At mas madali pong tandaan, as you can see. So, pahabol ko lang, no? Nakalimutan ko tong voice changer na to. Sorry naman. Tong voice changer na to is, of course, self-explanatory naman. It changes the voices. So, of course, kapag, currently, naka-off siya ngayon. So, babaguhin natin. Na unang voice niya na i-change is female. Okay. So, pagay ngayon, piling ko ang gwapo-gwapo mo pag wala kang suot na relo. Yeah, babae. And then, sunod, male. Okay, now, sa male. Kasi ngayon, piling ko talaga, gusto ko talaga magbuhat ng maraming mga mabibigat na bagay kasi ako ay male. At saka, never daw ako naging tama kasi ako ay laging male. Yes. And then the next, baby, yes. Gusto ko po sana ng gatas para makadede sa gatas sa bottle ba? Yung sa bote, yes, because I'm a baby. I'm a baby! Yun. Next. Robot, sabi. So, ako ay isang robot. Ang hilig kong gawin bilang isang robot ay magpipindot-pindot ng pwedeng pindutin. Kasi nga, ako ay robot. Robot. And ang default. Wala na. Yun, default na yung kasunod. So yun, bali apat. Female, male, baby, and robot. Yun po yung purpose itong voice changer. So yun. Kung gusto nyo man trip ng mga maglaro ng boses, ito po yung purpose niyan. So yun, hinabol ko lang. Okay? This one, siyempre, is much cheaper compared dun sa kay... Dito kay Monocaster AME2. Yes. This one, the G1 Neo is actually, ito po yung price niya lang. Yan. Mas mura po siya, di hamak of course. And yun nga lang, tandaan nyo, wala po itong battery. Hindi kagaya nito, may sariling battery. So pwede nyo po siyang dalhin. At basta full charge, magagamit nyo siya at least mga around 5 hours. This one, kailangan nyo lagi na may charge. Or at least meron kayong dalang power bank. Again, 5 watts lang po ito. 5 watts lang po ang requirement nito. So kahit na maliit na power bank, okay na po yun. Kaya na pong i-accommodate nito. Very good na po ito. So, and again, meron pa kayo ditong phantom power para sa mga condenser mics nyo, okay? So, yun po. So, sa tingin nyo, masulit ito hindi? Para sa akin, masulit ito. Kung gusto nyo, like, hindi kayo advanced user, ayaw nyo masyadong maraming tinatandaan. Ito na yun, ang dali na tandaan. Ang konti lang kasi ng nakalagay dito ng mga buttons. Ang konti lang ng tatandaan nyo. And, napakaliit din niya, kasya na siya sa inyong maliit na bag, shoulder bag, backpack. Pwede na po ito. Compare dito na medyo may kalakihan. Okay? Pero syempre, kung gusto niyo talaga na mas maraming features, mas okay ito si AME2. But this one for budget user tsaka mas gusto niyo mga basic and simplified lang na usage, this one is much better si Monocaster G1 Neo. Okay? So yan. Again, iwan ko yung link dito sa video description. And of course, kung nagustuhan niyo yung ganitong basic tutorial lang, is sana consider niyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang, this is Scott Manal. Talk to you again soon.